Sa labis na galit, naibato ni Sheila kay Kenneth ang basong tangan pa rin pala niya. Nakayuko ito. Tumama at nabasag ang baso sa pader. Tumingin ito roon. Kung hindi ito nakailag, sa ulo nito tumama ang baso. Pinagmasdan siya nito. Hindi pwede hindi mo makuha ang gusto mo, hindi ba, Sheila? And because you can't have me, you plan to destroy me. And Elena, you are nothing but a spoiled, rotten bitch. Galit na sabi ni Kenneth at tumalikod na ito. Hindi na si Sheila nakatiis at ang throw pillow ang binato niya rito. Don't you dare leave me. We are not through talking. Sigaw ni Sheila. I'm done talking to you. Ganyan ka naman parate. Duwag ka. Umiiwas ka sa totoo. Don't just stand there and tell me don't find me attractive at all. We have our Magic 8. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magic 8. Our special moments together. The first time we met. Our dinner date. The ice cream. The half kiss and the real kisses. At kanina, anong tawag mo ron? We almost made love. Your so-called Magic 8 is a figment of your imagination. And yes, I kissed you. And yes, we almost did it. Why? Because I'm a man, Sheila, and you're a very attractive woman. Ikaw na mismo ang lumapit sa akin, at lalaki lang ako. Kung naiba-iba ako, at siguro kung hindi ka lang manzano, at siguro kung hindi lang ikaw si Sheila na alam kong bubuntot at bubuntot sa akin, matagal na sana may nangyari sa atin. Wika ni Kenneth. Natulala si Sheila. Ni sa hinaga pa hindi niya naisip, nalalabas sa bibig nito ang mga ganoong salita. At masakit ang mga yon. Napakasakit na yon. Nagagalit siya ngunit higit doon, labis siyang nasasaktan, kaya't hindi niya nagawang makapagsalita. Kailangan mong makinig, Sheila, para magising ka sa totoo. Grow up! In life, you don't always get what you want. This is the real world. Now stay away from me. Saad ni Kenneth. Hindi pa rin si Sheila nakapagsalita. Tumalikod na ito at umalis. Hindi niya namalayan kung gano'ng katagal siyang nanatiling nakatulala sa kawalan hanggang sa dumating ang galit. Galit na galit siya kay Kenneth at hindi siya makakapayag na ganoon laang matapos ang lahat. At doon, natapos ang alaala ni Sheila. I'm a horrible person, Kenneth. Wika ni Sheila dito. Nasa park sila at hayon pa rin ito. Sinasabing magiging maayos ang lahat sa kabila ng katotohanan hindi niya alam kung sinong amalan dinadala niya. Walang panghuhusga sa mga mata nito. Walang pagkailang. At naalala lang niya ang mga ginawa niya rito. Ang huling alaala niya sa nakaraan. Ang pag-alis ito pagkatapos ng matinding away nila. Hindi sa may nakikita siyang kamalian na nagawa niya, bagaman hindi iyon tama. Naniniwala pa rin siya sa puso niya na wala siya ibang pagpipili ang gawin noong mga panahong iyon. Kapit na sa patalim, ika nga, isa iyong desperadong hakbang. At pagkatapos ng lahat, naroon siya ngayon sa sitwasyong iyon. Kung siya si Kenneth, marahil ang tingin niya sa isang Sheila Manzano ay isang mabaing mababang klase. No, you're not. Sabi ni Aisa, sinabi ko kay Elena ang nangyari sa atin at yun daw ang dahilan kung bakit di kami natuloy sa kasal ninyo. Wika ni Sheila. There were other reasons. She is married now. Saad ni Kenneth. I'm sorry to hear that. I'm happy for her actually. She married Joey. Napahanga si Sheila. Best friend ni Kenneth, si Joey. Stepson ng best friend ng ama nito, si Joey. Really? Still, I'm a jerk and so are you. We are both jerks then. Cheer up, hindi maganda sa buntis ang malungkot. Can you imagine me as a mother? Bigla na Sheila ang napahagikik. Naiiba sa bawat araw ang perspective ni Sheila sa buhay mula nang matuklasan niyang magiging ina na siya. Bigla'y nauunawaan niya ang mga bagay na mahalaga sa buhay. May mga sandali pa nga na hindi siya makapaniwalang umandar ang 7 taon na nilaan lamang niyang oras sa pag-design ng mga sapatos at mga katulad na bagay. Oo, at nakapagpatayo siya ng foundation. Ngunit bakit hindi niya inilalaan ang oras doon? Ngayon, sa palagay niya mas mahalaga iyon kaysa paggawa ng sapatos ng mga bituin. Nasagot din niya ang tanong niya noong una siyang magising na wala lang naaalala ng mga taong lumipas. Ang tanong niya kung paano niya nagawang makamove on kay Kenneth. Batid na ni Sheila ngayon. Marahil tinignan niya ang buong senaryo ng may matalinong perspektibo at naunawaan niyang sa maraming punto ay tama ito. At sa huli, ang dapat niyang tandaan
nagkamali siya ng desisyon. Kailanman ay hindi sila magkakatuluyan ito. Sa estado niyang yun ngayon, na parang kailan lamang naganap ang lahat, masakit pa rin yun. Nasa puso pa rin niya si Kenneth. Ngunit mas malawak ang sakop ng mga ideya niya. Dahil magkakaroon na siya ng anak. Nawala ang memorya niya. Wala na siya sa kalendaryo. Marami siyang taong nasaktan. At higit sa lahat, pakiramdam niya ay wala siyang nagawa sa buhay niya. Malaki ang mundo para gawin niyang sentro si Sheila Manzano at tanging si Sheila Manzano lamang. At may hatid na gaan sa pakiramdam niya ang pagdating ng pangunawang iyon. May magagawa siya. You're right, Kenneth. Kailangan ko na umuwi. Thanks for the kind words. Paalam ni Sheila. Let me walk you home. No, it's okay. I insist. Tumango na lamang si Sheila. Tahimik lang si Kenneth. Ganoon din siya. Pinupuno ni Sheila ng sariwang hangin ng mga baga niya. May kasamang pagkakalma sa pagkakatiyak na gagawin niyang lahat para maituwid ang daan para sa kanilang mag-ina. Dalawa na sila ngayon. No more crazy antics. No more nonsense. And no more dreaming about Kenneth Alegre. Kung sa bagay, tapos na rin naman talaga siya roon. Nagkataon lamang na nakalimot siya. Ironic! She had forgotten one of the most incredible feats of her life. Thanks, Kenneth. Wika ni Sheila rito nang maihatid siya nito. Hindi siya umasa ng halik o kung ano man. Tumuloy na siya sa loob ng bahay niya, tsaka hinaplos ang kanyang tiyan. Everything is going to be alright, baby. Mommy will take care of you. No more dilly-dallying. No more nonsense this time, baby. For you. Thank you for helping mommy realize what's important in life. Pagkausap ni Sheila sa batang nasa sinapupunan niya. Nabigla si Sheila na makitang nasa sala at mukhang kanina pa naghihintay si Lemuel. Ubos na ang laman ng baso ng sweet tea nito. Agad itong tumayo na makita siya. Kumabog ang dibdib niya sa kabada sa pagkapahiya at panliliit. Minahal niya ang lalaking ito. Ngunit tinangka niyang lukuhin? O ganoon nga ba talaga ang plano niya? Bakit niya tinanggap ang proposal nito kung ang plano niya ay ang iwan din ito? Lemuel looked like a broken dream. Hayon ito at nakatitig sa kanya. May nagsusumamong tingin sa mga mata. Nakapumulsa mga kamay nito. Nakasuot ito ng slacks at polo shirt. He was gorgeous. Ngunit nasa mukha din ito ang matinding lungkot at batid ni Sheila na siyang nagparamdam dito ng ganoon. I'm sorry, Lemuel. Alam ko na disappoint kita. Maybe disappoint is a very mild word to describe what I have done to you. Mauunawaan kita kung gusto mo akong pagsalitaan. Hindi ko kaya ipaliwanag kung ano nagawa ko dahil hindi ko alam. Ang alam ko lang, mali yun. Kahit pagbalibalik tarin natin ang mundo, mali ako. Nagkamali ako sa iyo. And I'm truly sorry. Though I know that words will never be enough, I've hurt you too much. Wika ni Sheila. No! Lumapit ito sa kanya. I probably pressured you. What? Everyone did. Ikinumpas nito ang mga kamay. My family, your family, lahat sila tinatanong kung kailan tayo magpapakasal. I had a feeling you wanted to get married but not immediately. Alam ko, matagal na rin tayo. Pero parati mo nababanggit sa akin na gusto mo sana makapag-settle down kapag kumpleto parati ang pamilya. And there I was, trying to accept two more jobs. Alam ko naman na pabalik-balik ka sa States, pero parating saglit ka lamang doon. Ako naman itong nagplanong umalis-alis. Kung tinanggap ko mga trabaho yun, baka halos hindi na tayo magkita. Nabanggit mo sa akin na iniisip mo yun, pero sabi ko sa'yo, kaya nating ayusin ang schedule natin. Kahit na alam kong imposible yun. Wika ni Lemuel. Kahit na, hindi sapat at dahilan yun para sa nagawa ko. Saan ni Sheila? Naisip ko lang na nagalit ako sa'yo, pero hindi ko naisip na nagkulang din ako. Kahit yung panahong nasa Macau tayo, hindi ko naibigay sa'yo ang oras ko. Hinati ko para sa'yo at sa trabaho. Maybe that pushed you into doing what you did. I am not saying I'm okay with that. I'm only saying that, in a way, I understand. Sabi pa ni Lemuel. Can I ask you something? What happened in Macau, Lemuel? Inmuestra ni Sheila dito ang sofa. Naupo ito at naupo rin siya sa one-seater. We arrived Wednesday morning. We played, we had dinner, and went to sightseeing.
Friday morning, we had buffet breakfast. Ngumiti ito. It was the first time I saw you eat that much. Ninenervous ka yata kaya napakain ka? Sinabi ko sa iyong special ng araw na yun sa atin. In the afternoon, I proposed to you right in the middle of the teppanyaki exhibition for the hotel executives. Inihatid kita sa kwarto mo dahil may meeting ako afterwards. Saturday morning, we had late breakfast. I had a meeting that afternoon. We had dinner though. Sunday, hindi tayo nagkita kasi may early morning meeting din ako. Pero may usapan tayong magkikita ng hapon. But you had the accident. Paliwanag ni Lemuel. Tumango sa Sheila. Para sa kanya, sapat na ang salaysay nito at ang salaysay ni Aisa para maunawaan niyang ang sinumang beautiful stranger na iyon ay ang siyang ama ng kanyang anak. Was it love at first sight? She guessed it was. Kung yun nga ang nangyari, ibig bang sabihin hindi niya minahal si Lemuel? Sino ba ang Sheila na gumanap bilang siya sa nakaraang 7 taon? Hindi niya maunawaan ang mga kapasyahan sa buhay ng babaeng iyon. Lemuel, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. I am ashamed of myself. I've hurt you so. To think that everyone I know likes you. Lahat sila nagsasabi sa akin na gusto ka nila para sa akin. Kahit ang kambal, kahit si Kuya Marvin, even tatay. Noong una, nagalit siya na ayaw mo raw pangutan ng baby natin. Pero nang nakapag-isip-isip na siya, sinabi niya sa akin na gusto kanya para sa akin. Bilang gante, ganito ang ginawa ko sa iyo. My family loves you. Everyone I love loves you. And I disrespected you. Tinapakan kita nang hindi mo lang kinukonsidera ang mga ganong bagay. I will forever be sorry, Lemuel. One day, if you can, please accept my deepest, sincerest apology. Nabigla si Sheila nang tumayo ito at umupo sa tapat niya. Tsaka siya mahigpit na niyakap. I have already accepted it, Sheila. I love you. Tumingin ito sa mukha niya. Mahal na mahal kita. Alam kong hindi ka pahanda pero gusto ko sanang manigaw muli. Wika ni Lemuel. Napatda si Sheila. Yun ang uling inaasahan niya dito. At may humaplo sa puso niya sa labis na kabaitan. Dito. Sa lawak ng pangunawa nito at higit sa lahat sa pagmamahal nito sa kanya. Oh Lemuel. No pressure this time. Alam ko, kasama mong nalimutan ang feelings mo para sa akin. Tanggap ko yun. Kaya pagbigyan mo akong ligawan ka muli. But I'm pregnant. I know that and I accept that too. Paano kung isang araw magising ako at maisip ko kung sinong ama ng bata ang gusto kong makasama? I mean, magulong isip ko pagdating sa ganyang bagay. Hindi ko alam kung ready na ako. I understand. And I accept that too. Just let me show you how much I love you. Wala kang kailangan ipangako sa akin na kahit na ano. No pressure this time. You are such a sweetheart, Lemuel. Now I understand why you became a part of my life. Ang swerte ko sa iyo. Thank you for loving me this much. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. It's my pleasure. Kung ang pagbabasihan lamang ni Sheila sa desisyon na iyon ay ang pagmamahal ng isang lalaki sa kanya, panalo na si Lemuel. Wala nang magiging labanan pa. Ngunit hindi na ganoon ang laban sa ngayon. May bata na kailangan niyang isipin. May buhay na dapat ayusin. Wala siyang maipapangako rito. Thank you for understanding, Lemuel. Wika ni Sheila. No, thank you for giving me another chance, Sheila. I apologize for raising my voice at you. I really shouldn't have done that. Bigla siyang natawa. Right, sa lahat ng nagawa ko, ikaw pa nagsorry na nagtaas ka ng boses. Kung nagkapali tayo ng posisyon, baka lang hindi pagtaas ng boses ang nagawa ko. You know me? I do. That's why I love you. Ang ganda ng ngiti nito na sinuklian niya ng matamis ding ngiti. 8 buwan ang matuling lumipas at ngayon naka-check-in na si Sheila sa ospital. C-section siya. Halos mag-wheelchair na siya sa nakarang 3 buwan sa laki ng tiyan niya. She was carrying twins. 2 batang nagsisiksikan sa sinapupunan niya sa kabila ng maliit niyang katawan. Kaya hindi nakatakatakang hirap na hirap siya. Sa nakaraang 3 buwan, kasama niya sa bahay ang kanyang ina at lola. Ang dalawa ang personal na nag-aasikaso sa kanya. Sanay ang kanyang lola na mag-alaga ng anak ng buntis sa kambal. Sanay ang kanyang ina na magdala ng kambal. Nasa lahi nila ang kambal kaya't hayon siya. Bigat na sa katawan niya.
Aminado si Sheila, kung hindi lang labis niyang mahal ang mga bata, magiging isang malaking kaparusahan ang lahat ng iyon. Kung hindi niya pinipilit ang sariling tumayo sa araw-araw, malamang nagka-bed sores na siya. At ang likod niya, para bang mababali sa bigat ng dala niya. Istrikto rin ang dalawa niyang bantay sa mga bumibisita sa kanya. Bawal magtagal lamang ito. Si Isa ang mahilig makiusap sa dalawang bantay ng extension sa visiting hours. Limuel visited her a few times. Halos hindi sila nakapag-usap sa bigat ng pakiramdam niya. Kenneth also visited her. Masaya si Sheila sa pagbisita nito. Bagaman sa sitwasyon niya, parang kusan at unti-unting nababawasan ang intensidad ng damdamin niya rito at ikinatutuwa niya iyon. Yun pala ang pakiramdam ng isang babaeng hindi na nahuhumaling sa binata. She felt free. Kinakabahan ka ba, ate? Tanong ni Sam. Kasama pa ito sa silid niya. Mamaya pa darating ang doktor niya at may panahon pa mang itong dalawin siya bago siya manganak. Sumigunda si Jay. Imagine, two human beings are going to come out of you. They will cut you open and take the babies out, their umbilical cords hanging. Please, guys, shut up! Singhal ni Sheila sa dalawa. Lumabas na nga muna kayong dalawa, anang lola nila sa mga ito. Hindi kayo nakakatulong sa ate ninyo. Labas! Labas! Pero lola, kinukunan ko ng video si ate eh. Reklamo ni Jay. Labas! Tila napipilitan lamang na lumabas ang dalawa. Hanggang sa pinto ay kinukunan siya ng video. Hinawakan ni Sheila ang kamay ng lola niya. Malakas pa rin ito. Lola, tell me everything is going to be alright. Hinaplos nito ang ulo niya. Hinagkan siya sa noo. Of course, at ako mag-aalaga sa dalawa. Ayoko nang mayaya, Sheila, ha? Of course. Matagal na nilang usapan iyon. Kahit ang kanyang ina, ganoon din ang sinabi. Malaki-laki na rin kasi ang anak ng Kuya Marvin niya. At halos hindi na nakikita ng mga ito. At parati daw may kahati ang mga magulang ni Bridget, ang asawa ng kanyang kuya. Sa kanya, walang makakahati ang kambal. Walang kabilang partido na manghihiram sa bata. Ano kayang itsura ng kambal? Sana kamukha mo. Tanggap na ni Sheila ang kapalaran niya. Sabi ng doktor niya, meron daw chance ang hindi na kailanman maalala ang 7 taong iyon. Natuto na siyang tanggapin na baka kailanman hindi na niya makikilala ang ama ng kanyang kambal. Nakakapag-joke na nga siya tungkol sa bagay na iyon. Paano kumukhang Chinese, lola? Tanong ni Sheila. May posibilidad naman na Chinese ang ama ng bata dahil made in Macau ang mga ito. Walang problema. Kahit mukhang siomay, mamahalin ko pa rin. Napatawa tuloy siya. Komedyanta pa rin na matanda. Malaki ang naitulong ito upang gumaan ang damdamin ni Sheila. Sa katunayan, ikinausap siya nito. Sinabi sa kanyang walang sumisisi sa kanya sa naganap at mamahalin daw siya namang ito sino man ang ama ng mga bata o hindi man iyon kailanman makikilala. Madalas niyang maisip na napakaswerte niya na sa kabila ng lahat ng kalokohan niya noon, napakaraming nagmamahal sa kanya. Bukod doon, naisip din niyang marahil nangyari ang ganoon para ituro sa kanya ng tadhana kung ano ang tama sa buhay. How is my patient doing? Anang doktor niya. Saglit silang nag-usap, saka siya nito pinadala sa operating room. Naroon ang kanyang lola at hawak ang kamay niya sa panganak. Gising si Sheila sa buong proseso at nakatulog na lamang nang matapos na iyon. Nang muling magising si Sheila, para bang isang aparisyon na nakita niya. Naroon si Kenneth, karga ang dalawang sanggol. Ipinikit dilat ni Sheila ang mga mata, ngunit nanatili doon ang binata. Good morning, Mommy! Sambit nito. Anong ginagawa mo rito? Your family had to leave. Na-ospital ang lolo mo. Wika ni Kenneth. Oh God! But he is fine now. Kakatawag lang sa akin ng father mo. Heartburn lang daw pala. Akala ng lolo mo atake na sa puso. Kahit yun ang sinabi niya nang tumawag siya sa lola mo. Nandiyan kanina si Jay pero tinawagan niya si Isa dahil may lalakarin daw siyang importante. Isa called me because she is a meeting. That kid! Sambit ni Sheila. Alam mo yung kapatid kong yun? Napaka-irresponsable. Iniwan ako rito dahil lamang may kadate siguro. To be fair, he waited for me to arrive before he left. Give me! Give me! Nagmesta siya rito
na ipasa nito sa kanya ang mga sanggol na marahan itong ginawa. Marunong na siyang mag-handle ng sanggol. Umattend siya ng klase para doon. "I have to breastfeed them, Kenneth," saad ni Sheila. "Go ahead." Napamaang siya dito. Mukhang napahiya rin ito. "Siyempre, lalabas ako. I will call a nurse to assist you." "Thank you." Lumabas nga ito at maya-maya pa, may isa ng nurse na tumulong sa kanya mag-breastfeed sa mga sanggol. Ang isa sa mga iyon ay naka-pink na butis, ang isa naman ay naka-blue. Tulad nila ang kuya niya, babae at lalaki ang mga anak ni Sheila. At ang kagandang bata ng mga ito, malinaw agad na hindi mukhang Chinese ang dalawa. Nang matapos siya, hindi nilabas ng nurse ang mga sanggol. Natutulog na ang mga iyon. Muling pumasok si Kenneth. "Is everything okay?" tanong nito. Tumango siya. Agad itong tinignan ang mga batang nasa magkahiwalay na bassinet. "They're adorable!" "Of course! Sa akin ka pa ba nagduda?" Tumawa ito. "May kailangan ba ang babaeng bagong panganak?" "A father to my kids would be great, but since that's not available, I would settle for something cold to drink." Wika ni Sheila. Pinagmasdan siya nito. Ang uri ng pagmamasid na kinailangan niya noon pa. Ngunit ngayon ay hindi na. Malaya na siya sa ganoong pakiramdam kapag tungkol dito o sa damdamin niya dito. "This is so unlike you, you know?" Nagtungo ito sa personal ref at naglabas ng isang bottled water. "You'll come and you seem happy." "I am happy. I've got adorable twins, Kenneth. What more can I ask for?" "Thank you." Aniya, nang iabot ito sa kanya ang basang puno ng malamig na tubig. "Oh, I have been meaning to talk to you." "Yes?" Pumesto si Kenneth sa gilid ng kama niya. Tumaas ang kamay nito at inayos ang buhok niyang nalaglag sa kanyang mukha. Kung noon marahil ay nag-blush na si Sheila. Kung noon marahil yun nangyari, kilig na siya. O baka naiilang na, wala siyang make-up o kahit lipstick man lang. "Kung hindi lang ako buntis, nagpunta na sana ako sa project site ng SMIF. Nakita ko mga picture. Gusto ko makita mga batang yun, ang community." Ang SMIF ay tumutulong sa mahihirap na pamayanan sa Pilipinas. Na-obsess si Sheila sa foundation niya kung kailan siya buntis. Nalaman din niyang hindi siyang pumili ng mga project site, kundi si Kenneth. Wala pa siya ni isang site na dalaw. "Maganda yan kung ganun, pero kailangan mo muna magpahinga." Wika ni Kenneth. "I know, 3 months? Parang antagal. Pero alam mo, may nakita kong documentary ng isang community na walang kuryente, walang school, walang malinis sa supply ng tubig. It is somewhere in the south." Ngumiti ito. "There are many places like that, Sheila." "Really? Tell me where they are." "Soon. Kapag mabuti-buti na ang pakiramdam mo." "Pero inspired ako, Kenneth. How come you don't call me Ken anymore? San ba nanggagaling ang Kenneth mo? Buong buo, para akong tinatawag ng professor ko." "I don't know. Oo nga no, I wonder why." Nagkibit balikat si Sheila. Noon bumukas ang pinto at niluwa si Isa. Kasama si Nasama Jay, maging ang kanyang mga magulang. Napuno ng masasayang tunog ang silid. Ang bagong silang nakambal ay unulan ng pagmamahal at mga salita ng pagsalubong. God, she loved her family. At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone.